Pentel pen na nakain yung ink? Meron pala nun. Ang cool! Hi, Sisi! Spider-Man fondant cupcake topper tayo for today's video. So, ayan, meron na pala akong nakaprepare na round fondant. Ginamitan ko yan ng round cutter. Hindi ko na napakita paano ko ginawa, pero basic naman na yan. So, this time, gumamit na ako ng edible pen ang tawag dyan. Since gagawa tayo ng Spider-Man face na may web sa mukha, nagmark ako dyan na maliliit na dots para hindi ako malito once naglining na. And instead of black fondant na nirol ng manipis ang gagamitin ko, para malesen yung time na mako-consume kakarol ng fondant. So, ito yung pinaka-easiest way, the same time, malinis at maganda yung resulta. Sa lining, gumamit lang ako ng ruler para naman pantay yung mga guhit at hindi bako-bako. Yung edible pen, meron yan sa mga baking store. Meron din naman sa mga online store. Kung gusto nyo malaman kung saan ko nabili to, send ko na lang yung link sa comment section. Maganda talaga gamitin tong edible pen, lalo na kung may mga details na matrabaho talagang gawin. Pero depende yan sa design, kasi may mga design na kailangan talagang gamitin ay fondant. Pero kung katulad nito, spiderweb, perfect na tong pen. Or kung magdodrawing kayo sa fondant or painting na may marks ng pen, perfect nang gamitin. Sa mata naman ni Spider, fondant na ang magandang gamitin dyan. At hindi na yung edible pen. May inaayon din kasi sa paggamit. Sabi ko nga kanina, depende sa design. Bali, dyan ko lang naman sa part na yan naggamit yung edible pen. Sa rest ng mga toppers ay fondant na yung ginamit ko sa mga details. Katulad niya, yung web sa number 3, nirolol ko ng pagkanipis niya. At ang mahirap pa sa part na yan ay pag napupukol. And sobrang tiyaga lang talaga kasi nga maliit yung mga details. Medyo nahirapan nga ako sa part na pero yan. Pero ganun talaga, part din hindi yun. Ko na pala napakita paggawa ng iba pang mga toppers. Finally, ito na yung finished product. Babush!